Yes po, magandang araw and welcome muli sa ating video dito sa Dolomite Beach ngayong Wednesday morning. Today po is May 31, 2023, alas 10 po ng umaga. So pagdating natin po this morning, no, grabe, napakalakas ng hangin. So far parang ito yung pinakamalakas yung hangin simula po nung Sunday. And tingnan nyo po yung alon, talagang medyo naglakihan na rin as compared po kahapon. So malamang pag ganito na medyo maalon, expect natin yan na medyo madaming maglalabas ang mga halaan, tahong, talaba, batotoy at kung ano-ano pang mga shell dahil nga po sa parang hinahalukay, no, yung dolomite pebbles dito sa bandang phase 1. So mamaya check natin yung stretch ng beach area kung meron tayong mga makikitang mga lamang dagat po ngayong umaga. So yan po yung itsura ngayon. Kahit po medyo maalon at malakas po, may kalakasan yung hangin, ay okay pa naman po yung sitwasyon ng kalat at basura dito po sa Dolomite Beach. So ito naman yung status ng trash boom. Mapapansin nyo na talagang sumadsad na dito sa may rock garden. Bunsod nga po nung malakas na alon lately. So nagsimula yan nung Sunday yung medyo paglaki ng alon and paglakas ng hangin dito sa Baywalk. Nakita din natin ulit yung barge na gumagawa dito sa may reclamation area. At ito yung napansin ko po, ano, simula kahapon, yung equipment na nilagay dito ay bahagyang natumba. Maaring nasagi siguro ito nung trash boom habang tinutulak po ng alon nitong mga nakaraang araw. So ganyan po siya ngayon, nakatumba yung parang kulay dilaw na nakalutang po dyan sa laot. So kung mapapansin nyo, yung ating dagat dito sa Baywalk, no, namumuti-muti sa laot dahil nga po medyo may kalakihan. Hindi pa naman sobrang laki, no, pero maalon lately dito sa Baywalk, gawa nga po siguro nitong si Typhoon Betty na pati sa ibang lugar dito sa Pilipinas ay nakakaranas din po, no, ng masamang panahon. Hindi naman umuulan, yun nga lang medyo mahangin, malakas yung hangin at may medyo maalon po. So tingnan nyo po yung doon banda sa may area ng batuhan, yung hindi po nalagyan ng buhangin. Talagang namumuti-muti rin po, no, yung hampas ng alon papunta dito sa may seawall. Pero syempre, isa po yan sa ine-enjoy ng mga kababayan natin ngayon, no. Yung malakas na hangin dito na talaga naman pong nakaka-presko. Kasi kahit ganito po yung panahon, maaraw pa rin po, mainit. So ito po yung sinasabi ko po kanina na pag ganitong maalon, expected natin na marami na namang dadagsain dito sa gilid na mga lamang dagat, no? Gaya nitong mga tahong, halaan, meron din minsan talaba, batotoy. So normally yan yung mga shells na madalas nating makita, no? Na no need mo nang halukayin or what, dadamputin mo na lang po dito sa may pebbles area ng Dolomite Beach, lalong lalo po dito sa may bandang phase 1. So kung mapapansin nyo, ayan po, oh, na dahil sa alon, ang daming tahong na napadpad dito sa gilid. Ayan. So alam nyo naman na yung trash boom dito na nakalatag, punong-puno po yan ng napakadaming tahong. Kaya hindi na tayo nagtataka. Maging yung mga dolomite pebbles dito sa malumot na area ay tinutubuan din po yan ng mga tahong at talaba. Kaya kung mapapansin nyo, no? Ayan. So dampot lang tayo ng dampot dito ng kung ano-anong mga biyaya. Pero syempre,
Binabalik din natin yan sa dagat kasi, di ba, sayang kung mamamatay lang din po. Madalas yung pinakamadami dito, tahong, number one. Then, pangalawa po, yung mga halaan. Pero, ito rin yung isa sa madalas na makita natin dito ng mga shell, no? Klase ng shell. Ganyan po yung itsura niya sa malapitan. Ayan. And, medyo pahaba siya. And, sabi ko nga, yan po ay dahil dito sa alo, no? And, hindi mo na kailangang maghalukay ng pebbles or ng buhangin para makita itong mga yamang dagat dito. Normally, kapag ganitong maalon, actually kung titingnan nyo natin, hindi pa sobrang laki ng alon. Ganyan pa lang po yung alon dito. And yet, no, naglalabasan sila. Ang daming napapadpa dito sa gilid na dadamputin mo na lang. Hindi mo na kailangan maghukay or magwasiwas dito ng mga bato. Ayan, nakakatawa. Tingnan nyo po. Yung mga kababayan natin dito, ayan, no? Grabe kasi yung lakas talaga ng hangin. At the same time, mainit yung panahon. And si Kuya, medyo struggle is real sa kanyang pagsara. Medyo mahirap magbukas ng payong ngayon kasi talagang posibleng masira, no? Mababali yung kaso ng payong ninyo. Pero kahit mainit, tingnan nyo po yung mga kababayan natin dito. Enjoy na enjoy sa malakas na hangin. Ako lang po ba yung nakapansin? Kasi sa madalas na pag-update natin dito sa Dolomite Beach, napansin ko na parang recently, mas umitim. Ayan o, mas umitim lalo yung gray sand. Dati kasi parang kulay abo siya. Pero ngayon, ayan, parang mas nagkulay black yung buhangin. Hindi ko alam kung normal siya or ganun talaga. Pero kasi, again, dati parang kulay abo lang yung kulay nito. Kaya, kung mapapansin nyo, parang nahati na sa dalawang kulay itong beach area natin dito kasi nga mas nagdarken yung kulay ng gray sand. Ayan, no, tingnan nyo po. So, may kulay puti, meron dito may kulay black or gray yung buhangin. And dahil nga mas lumawak na ngayon yung area, ayan, no, tingnan nyo po. Diba? Mas umitim siya lalo. Hindi na siya kulay abo. Unlike nung kulay ng gray sand a few months ago. So kung mapapansin nyo, dahil nga mas lumawak na yung washing area dito, both phase 1 and phase 2, talagang kitang kita yung paghati ng dalawang kulay ng buhangin dito po sa may beach area natin. Tingnan nyo, talagang di ba, nagdarken yung kulay ng gray sand. So yan, itong pinapakita natin ay yung wash-in area, and dahil nga rin sa alon, yung mga pebbles dun sa phase 1, you know, andito na rin po sa may bandang phase 2, and makikita nyo rin merong mga kasamang iba't ibang shells yung mga pebbles dito. So pag ganitong medyo masamang panahon at may mga presence ng kalat dito, extra ingat din po sa mga namamasyal dahil dito sa mga posibleng makatusok sa inyo, no, gaya nitong mga kahoy na merong mga pako. Isa tayo sa mga nabiktima niyan last year. So, ingat-ingat po tayo. So, itabi na natin, baka bumalik na naman po sa dagat. So, yan po muna yung ating update today. And kitang-kita nyo naman po kung gaano kalakas yung hangin ngayong umaga dito. So, okay naman, hindi umuulan, mahangin at medyo maalon lang po ng konti. Pero enjoy na enjoy naman yung mga kababayan natin dahil kahit papano nababawasan yung napakainit na panahon natin. And just to update lang din po ang ating mga kababayan, no, inaabangan din natin yung coffee shop dito sa May Mandamos office, na syempre excited din tayo dyan para makapagkape-kape naman tayo dito minsan habang tayo ay nanonood ng napakagandang Dolomite Beach and syempre yung masarap na hangin dito sa Baybok. So maraming salamat, God bless, and ingat po tayong lahat.